Yo, what's up mga SAITV? Nagbabalik ulit tayo. So, isa rin ba kayo sa mga nakatanggap ng message sa inyong mga Facebook page or Facebook account or sa inyong mga email para sa inyong mga YouTube or Facebook? Ito yung mga message na inyong marireceive. So, once na nakareceive kayo ng mga ganito, yung offer ads, wag na wag nyo yung i-entertain. Pwede nyo silang i-entertain, no? Medyo loko-lokohin nyo lang, pero wag na wag kayong maniniwala sa mga yan dahil peke yan, peke. So, mawawala lang yung page ninyo once na ginrab nyo yung opportunity na yan at naniwala kayo sa mga libu-libong dollars na makikita nyo na ganyan. Kagaya na itong offer na to, no, may nagchat sa atin sa Facebook. Looking daw sila ng sponsor, M&M, sa ano lang website, ino-operan tayo ng napakalaking dolyares, no. Sa mga baguhan, sobrang daming nauuto dito, no. Isa na dun yung mga tropa ko dyan, yung mga kasama kong mag-vlog. Ayan, merong mga nauuto dyan. So, nag-PM sila sa akin kung paano daw ma-recover yung kanilang mga Gmail or Facebook or YouTube or what. In the first place, sinabihan ko na kayo na huwag kayong maniniwala sa mga offer na yan. Common sense lang mga tropa, mga kabudol, no? Bakit kayo opera ng ganyan kalaki? Eh, hindi naman kayo ganun pakalaki yung inyong mga channel, no? Hindi pa, bakit kayo ooperan, diba? Even mga malalaking channel, inoopera ng ganyan, pero nai-scam din sila dahil yung mga malalaking channel naman, iba naman yung nagme-maintain ng kanilang mga YouTube or Facebook. Yung mga nagme-maintain naman na yun, yun yung mga nadadali dahil walang mga idea, no? Sana sa mga makakapanood nito, wag na wag kayong maniniwala sa mga peki na ganito, no? Pangalan na pangalan pa lang at yung Facebook pa lang ng pagmumukha nitong kusino mga alipores na to, no? Napakalaki naman ng offer mo, dapat medyo niliit-liitan mo pa. Ang mangyayari kasi nito, bibigyan kayo ng link kung saan once na kinlik nyo yung link na yon at in-enter nyo yung inyong detalye, ay magkakaroon sila ng access. Ito yung number one na scenario, bibigyan kayo ng ganyan, link na ganyan. So once na kinlik nyo yan, itinype nyo yan, nag-okay kayo dyan, tapos tinype nyo yung password, username nyo dyan, magkakaroon sila ng access sa inyong mga account. At once na magkaroon sila ng access sa inyong account, ikikik na kayo sa mismong page. Mawawalan na kayo mismo ng control at sila na ang magiging admin. Kagaya nito, no, etong Laguna News. Siguro medyo nasilaw yung kung sino man yung may-ari netong Laguna News na to. Shoutout kung sino man yung dating may-ari neto, no. 100% inoperan to ng mga dolyares-dolyares din na napakalaki. Siguro, nasabik siguro sa ads, sa limpak-limpak na dolyar. Ayan, kung mapapansin nyo, iba na yung, ano, iba na yung profile. So, makikita nyo dito, mga porn na yung mga ina-upload, oh. Ewan ko ba sa inyo, may mga nauutupan ng ganyan. Ayan, oh, kung ano-ano na mga ina-upload. Ay, nako. Kaya huwag kayong magpapadala sa mga dolyares na yan. Kahit sobrang laki pa, kahit million pa yan, peki yung mga yan, para naman kayong mga pinanganak kahapon. Ay, nako, si SAITV Budol, hindi nyo mabubudol yan. Dating budol-budol yan. At meron pang isang mga tropa, no? Dito naman sa email. Meron sa inyong mag-i-email na kunyari, o-opera na naman kayo, sasabihin, manager, MM. Huwag na huwag kayong maniniwala dyan, no? Ganito lang yan. Isipin mo, yung manager na yan, bakit yung manager pa yung mismong nag-message sa inyo? Wala bang mga tauhan yan sa mga lower bracket ng mga handle niyan? Bakit yung mismong manager pa yung nag-message sa inyo? Ha? Mga bobs. Ang sistema naman dito, mag-i-email sila, tapos sobrang dami niyan, mga tropa, sobrang dami. Hanggang magsawa ka na lang. At syempre, ikaw, utu-utu ka naman, magre-reply ka, syempre, tuwan-tawa ka, first time mo maka-experience ng ganyan, ay, meron ng ad sa akin. E diba, bilang vlogger, si SAITV, feeling vlogger lang. Siyempre, ma-attract ka dyan. Igagrab mo yung opportunity niya kapag ikaw ay utu-uto at napaniwala ka kagad. Siyempre, dolyares na yan eh. So, once na mag-reply ka, which is, eto, sinampulan ko lang kayo. Sabi ko na lang, yes, I'm interested, MM. Tapos, pag nakita nila yung message ninyo, magre-reply na ulit yan. Kasi sa una, hindi pa isi-send yung ano nila, yung hack nila. Ayan, bibigyan na kayo ng other details. Sasabihin sa inyo yung gagawin nyo, sample-sample, MM. Tapos, bibigyan kayo neto ng ganito. Etong, kunyari, na promotional materials, payment information, kunyari. Once na dinownload nyo to, meron kayong may kita dyan na parang PDF file. So, ipapakita ko sa inyo, no? Meron kayong makikita ang PDF file dyan na once na nirun nyo yung application na yan, eto, ipapakita ko sa inyo. Kasi kapag in-scan nyo to, kapag in-scan nyo tong materials na yan, may password pa nga na ginagawa ko nyari, eh, no? Ano bang password na ito?
isang password na ito. Di ba may mga password pa para iisipin mo na talagang legit yung nangyayari, di ba? May mga password pa kunyari. So, i-enter natin yung password niya. Ito, huwag niyo tong gagawin, ha. Huwag niyo i-click. Ayan. Ito kasi kapag ka in-scan natin to gamit ang ating mga antivirus. Ito, meron na nga siyang na-scan, no? Ayan. So, ibig sabihin, magandang klase yung antivirus ko, no? Kasi na-scan niya. Na-scan niya yung virus doon. Pero dito sa Gmail, nakalagay dito, no? No virus detected, no virus scanned. Kasi medyo maganda yung aking scanner, kaya na-scan niya. Pero once nakinlick mo yan, ay wala na. Na-scan na yung, ano, yung virus, eh. Pero dito ko na lang ipapakita. Ayan, meron itong napakalaki na file. Ayan, no? Eto, dito ko na lang siya ipapakita sa inyo kasi na-scan eh. Eto yung virus dyan, yung NordVPN Promotional Contract MME Payment Information. Eto daw yung pipil upan mo. Kasi eto, naka-PDF file to kapag ka in-extract mo. Makikita mo dyan, naka-PDF file yung picture yan. Pero hindi talaga PDF file yan. Ayan ay screensaver na kung saan lahat ng details mo na nakasave sa web browser or kung ano man yung mga nakasave dyan sa PC mo, makukuha nila at magkaka-access sila sa inyong mga YouTube or kung ano man yung makuha nilang mag-gather nila na information. Ayan o. So, hindi natin siya ma-extract eh kasi medyo malakas yung antivirus natin. So, sana nakuha niyo yung details. Ayan. Huwag nyong i-download yan at huwag nyong i-double click kasi may scam kayo dyan. Makukuha lahat ng mga detalye nyo. Ay, naku, sana mapanood nyo to. Sana marami makapanood na itong video na to, no? Kung iaano mo naman talaga, no? Akala mo legit talaga yung message nila kasi ang ganda ng pagkakagawa ng template nila. May mga terms and condition, MME pa. Sobrang dami nyan. Ngayon, kunyari, NordVPN pa sila. Sobrang dami niyan, sobrang dami na nang nasa spam ko eh, yung iba na delete na kasi automatic, ayan o. Ayan, mapapansin niya, ayan, gamit nila mga temporary email pa. Paano niyo malalaman kung temporary email yung gamit nila? Ayun, yung sa mga ganito, sa mga extension MME, 'di ba? Hindi siya Yahoo, hindi siya Gmail. Ayan. So sana mapanood nyo to, no, para hindi na ma-scam or hindi na ma-hack, mawala yung mga inyong Facebook page or Facebook account, YouTube account. So sana mapanood nyo talaga to, no, kung ayaw nyo maging parang pornstar na yung inyong mga Facebook page. Ay, ewan ko ba sa inyo, para kayong pinanganak kahapon, sabik na sabik kasi kayo sa mga advertisement eh. So ayan lang, like, share, and subscribe. Bye-bye.